talaga sa buhay natin, hindi lang bilang isang Kristiyano, kundi bilang isang tao, ay yung ating pagkakakilanlan. Diba? Kaya nga po, maraming mga tao na nakikipaglaban dahil sa kanilang identity o pagkakakilanlan. At mahalaga din yon sa buhay natin. Malaki ang epekto nito kung paano tayo mag-isip, mabuhay, kung alam natin kung sino tayo. Ano po ba? Kaya tingnan nyo yung mga tao dahil alam nila kung sino sila. Either mayabang sila dahil sila ay anak ni ganito, anak ni ganyan, ganun ang pagkakaalam nila. At tayo din, kapag tinanong tayo kung sino ka, usually na isinasagot natin ay ano? Siyempre, yung pangalan mo. Di ba? Kaya naman, kung sinong tatay mo, o anong kalagayan mo, o anong sitwasyon, diba? O ano ang kalagayan mo sa lipunan. Ako ay presidente, ako ay ganito, ako ay nagtatrabaho sa BPO, ako ay ganyan, negosyante, etc. etc. Yeah, yun yung mga common na magiging sagot natin. Kasi yun yung pagkakakilala natin. Kaya mahalaga kung paano tayo mag-isip din at paano natin pakitunguhan ng ibang tao. Minsan nakabase yan sa kung ano ang pagkakilala natin sa sarili natin. Di ba? Kaya kung ikaw ay criminal, minsan ganun tayo, nag-iisip, ito utak criminal to eh. Diba? Kasi yun yung mindset niya. Di ba? Yun yung iniisip niya, yun ang pagkakilala niya sa sarili niya. Kaya bilang isang Kristiyano, mahalaga din na ma-establish sa atin kung sino ba talaga tayo. Kaya sabi ko po kanina, kapag tinatanong tayo kung sino tayo, alam lang natin agad ay kung sino, ano yung pangalan natin. Kasi yun ang binigay ng ating nanay, tatay, o sino man nagbigay sa atin noon. Kaya alam niyo, sa Bible, mahalaga din yung meaning ng pangalan. Kaya yung iba, kapag nakakilala sa Panginoon, napapalitan yung pangalan. Kasi mahalaga yun, yun yung identity niya kasi. So ngayong umaga ay ating titignan kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa kung sino ba talaga tayo. Diba? Lalo na kag tayo ay tumanggap o kumilala sa Panginoong Hesukristo. Yan. Wala ba? Ayaw. Ayan. Sabi niya sa 2 Corinthians, ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Yan. Binago na siya. Sabi niya, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling panumbalikin ang mga tao sa Kanya. So ulitin natin ha, namnamin natin yung salita ng Diyos. Sabi niya, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So ang pagiging yung identity nito ay makakamtan mo sa siyempre ang kung sino tayo ay hindi yan basta nagiging ganun lang tayo. Ayan, ibig sabihin may dahilan. Bakit ka naging ganun? Halimbawa, bakit ka naging doktor? Bakit ka naging abogado? Bakit mo nasasabing abogado ka, doktor ka, teacher ka? Gaya ni Sir Annalie, bakit siya teacher? Bakit kaya? Pagising ba niya, teacher na siya? Ano sabi niya kanina? Sikap siyang mag-aral kahit may anak, kahit may babae yung asawa, kahit mahirap ang buhay, pero nagsumikap siya. Gumawa siya ng paraan, pinasok niya lahat ng pwedeng maging scholar, na pwede niyang so, yung mga ganon. And then, ayan na siya. Siya na siyang certified na teacher. Kulang na lang ng lisensya. Magkakalisensya na ba? So, makatapas sa board. Di ba? Yun yung mga kwan. So, ganon din ang bagong nila ng kay Kristo. Sabi niya, ang sino mang nakay
Kristo ay isa ng bagong nilalang. So dapat maging kay Kristo ka muna. Ayan ang kondisyon. Diba? So ano yun? So tanggapin mo ang Panginoon, maniwala ka, ayan, mabuhay ka para kay Kristo. Sabi niya, ay isa ng bagong nilalang. So yung nilalang dito, yung bagong nilalang, lagi nating iniisip kasi minsan, ay kapag nakay Kristo ka na, ay dapat bago na yung buhay mo, mabait ka na, ganito ka na, ganyan. Which is hindi naman natin sinasabing hindi ganun, di ba? O masama. Pero ang sinasabi natin, ang kung pag-aaralan natin yan talaga, ang sinutukoy niya dyan, yung identity mo, yung kung sino tayo. Yun ang nababago doon talaga. Yun yung binabago niya. Kasi kapag nabago yung identity natin, nalaman natin kung sino tayo, doon magsisimula din yung tunay na pagbabago sa buhay natin. Kasi ang pagbabago hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula sa loob. Kung paano tayo mag-isip. Doon nagsisimula yun. Hindi yun sa labas. Hindi pwedeng, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ano yung nasa loob, yun ang lumalabas. Doon nagsisimula yun. Kaya ang pagmumura, hindi yan nagsisimula sa iwasan mo yung mga nakakagalit na bagay. Hindi mo pwedeng iwasan yun. Mangyayari pa rin yun. Kaya pag nagalit ka, mukha mamura ka talaga. Diba? Si Jesus nga, hindi niya naiwasan, nagalit din siya. Ang Diyos, basahin niyo sa Old Testament, kung paano siya magalit, matindi. Bumubuka ang lupa, nilalaman ng buhay yung mga tao, nilibing ng buhay. Yan ang Diyos na banal. Diba? Gusto niyo ba yung ganyang Diyos? Nagagalit siya. Diba? So, tayo din. Pero, dapat alam natin kung sino tayo. Diba? Kaya nga sabi niya, yan yung bagong nilalang. Kaya sabi niya, wala na ang dati niyang pagkatao. Bakit? Binago na siya. So, ibig sabihin, may nagbago sa kanya, hindi ikaw. May bumago. Diba? Binago na siya. Parang ginawa ka, tapos ginawa ka uli. May gumawa sa'yo, may nagbago sa'yo, may bumago sa'yo. Yan. Yun yung sabi niya. At lahat ng ito ay gawa ng Diyos. O yan na. Na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling ito. Yan. So, yan ang purpose. Binago tayo ng Panginoon nung tinanggap natin siya at dahil ito kay Kristo. At isa pang dahilan kung bakit ginawa yun ng Diyos para din mayroon din tayong tungkulin. Ano yun? Ang magpanumbalik din ng iba. Ibig sabihin, maging kasangkapan din tayo para maging pagbabago yung iba. Yun yung purpose ng Panginoon. Kaya binabago tayo ng Diyos, hindi lang para maging mabait ka, para maging katanggap-tanggap ka sa pamilya mo, sa lipunan, etc., etc. Pero ang purpose din yan para yung iba ay magkaroon din ng pagbabago. Huwag natin kalimutan, ang mundo ay we are created, di ba? Connected each other. Konektado tayo sa bawat isa. Kaya nga, di ba, nabanggit ko noon, gera sa Ukraine at saka sa Russia, ang layo-layo naman nila, hindi naman natin sila kilala, hindi naman tayo kilala. At kilala natin sila sa pangalan, di ba? Nakikita natin sa balita. Pero sila, wala naman pakialam sa atin, di na. Pero apektado tayo sa nangyayari. Di ba? Tumaas ang gasolina na hindi naman dapat sana, pero wala. Yan na yung realidad. So, ganun din sa atin. Kaya may ginagawa ang Diyos sa buhay natin para ihanda tayo o para gamitin din tayo para din naman sa iba. Okay? So, yan. Kaya kung nagbabago tayo dahil natutuwa yung pamilya natin, salamat sa Panginoon. Pero hindi lang yun ang purpose. Gagamitin ka din para sa pagbabago ng iba. Diba? Tanggap nyo ba yun? So, yan yung bagong identity natin. Kaya binabago niya hindi lang yung ugali natin kundi yung kung sino talaga tayo. Ayan. Kaya ito yung siguro isa sa mahirap na mangyari pero dapat mangyari. Okay? So una,
para mas maging maintindihan natin kung sino talaga tayo, yung identity natin pangat sa Panginoon, una tayo ay pinili ng Diyos. So, hindi ikaw ang pumili, hindi yung tao na nag-imbita sa'yo dito o sino man na naka-impluensya tayo para lumapit sa Panginoon, salamat sa buhay nila. Pero ang higit sa lahat, ang pumili ay ang Diyos. Dapat malinaw po yun. Kasi alam po ninyo kung nakabase tayo doon sa tao na pumili sa atin, nag-imbita sa atin, eh darating ang panahon, makakakitaan mo yan ng hindi maganda. Ano yun? Kaya minsan, di ba, may mga drama o kaya awen na ganyan. Dahil naman sa'yo, naging Kristiyano ako. Dahil din ako sa'yo, babakslide ako. Sa Bible school kami, ganun yan eh. Umiiyak na, ah, bakit? Siya yung nagdala sa akin sa Bible school. Pero nandito. Siya kayong magpapabakslide sa akin. Lalo na yung mga, yun nga, nakuwento ko sa inyo noon, di ba? Yung mga pressmen, tapos, diba, nakatingin sila sa mga graduating, sa mga fourth year, mga senior. Diba? Tapos nagpapastor pa. Ayan, mga pressmen sila, mga baguhan. Diba? Yung iba doon, mga bagong convert pa lang, kainitan, pumunta na ng Bible school. Hindi pa nakailang taon sa church. So talagang, diba, maramdamin pa yan. Diba? Pagpunta doon, di nila alam yung buhay, diba? Yung realidad ng isang buhay Kristiyano. Eh, lagi na sinasabi, siya pa naman, Chris, ganito na, ganyan. Yun nga, isa sa nakuwang ko noon, na-encounter ko, umiiyak siya. Lalim lang ng iyak. Di ba? Ganon yung pag humuhugot eh. Dahil grabe yung sakit na naramdaman niya. Dahil yun nga, sabi niya, siyang nagdala sa akin dito. Siyang nag-encourage. Tapos, ngayon, siya naman ang maging dahilan ng pag-backslide ko. Hindi lang pag-alis sa Bible school, ha? Pag-backslide niya sa akin. So, hindi po ganun, di ba? Salamat sa kanila, yan sabihin natin. Thank you for them. Pero, isipin mo, ang Diyos ang pumili sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, sino man tumawag sa'yo dito? Siya ba o ang Diyos? Ang Diyos po. O, yun pala naman eh. Pero hindi, siya kasi dahilan kaya na, oo nga, pero ang Diyos pa rin tumawag sa'yo. Ang Diyos pa rin ang nagpadala sa'yo dito. Ha? So, ganun. Salamat sa mga mentor ninyo. Salamat sa kanila, nagpe-pray sa atin. Pero, dapat hindi sila yung dahilan. Isipin mo, ang Diyos ang pumili sa'yo. Kaya sabi niya, ngunit kayo mga taong pinili. Ayan, mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos. Ayan, na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang magawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. So, ang Diyos ang pumili sa atin. Ayan, tandaan po natin yan, pinili ka ng Diyos. Ayan, you are chosen by God. Kaya, kahit anong mangyari, di ba, sabi mo, pinili ako ng Diyos, therefore magpapatuloy ako. Iniwanan ako na nagdala sa akin dito, pero pinili ako ng Diyos. Ha? So magpapatuloy ako. So ganun, yeah? Kasi ang Diyos ang pumili sa iyo. Okay? Ngunit pinili ang Diyos ang mga itinuring ng mundo na mangmang upang hiyain ang marunong. Pinili ang Diyos ang mga itinuring sa mundo na mahina upang hiyain ang malalakas. Ito naman, di ba? Siyempre, kaya laging ko niyan. Bakit ako? Mga tanong. Bakit ako ang ganito? Bakit ako ang ganyan? Laging ganun yung tanong. Kung minsan tinitingnan natin yung sarili natin, hindi sa pamantayan ng Diyos, kundi sa pamantayan ng mundo, ng kapatid mo, ng magulang mo, lagi kang sinasabi ang bobo, mahina, wala ka kasing alam, di ba? Kaya ganyan ka. So, yun yung mga, di ba, nagiging narinig natin, na itanim sa isip, sa puso natin. Ang nangyayari ngayon, yun ang nagiging standard natin ngayon sa sarili natin. Kasi ganun yung pagkakilala natin sa sarili natin.
Yun yung identity na na-establish sa iyo. Kaya pagdating na sa sukatan ng Diyos, hindi mo matanggap. Hindi natin matanggap. Bakit ako? Bakit ako magpapastor? Diba? Bakit ako magpipreach? Bakit ako magtuturo? Yun yung nagiging basihan natin. Yun yung standard natin. Pero iba yung pamantayan ng Diyos. Kaya nga, ito yung sinabi niya, ngunit pinili ng Diyos sa mga itinuring ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. So yun yung standard ng Panginoon. But of course, huwag mo naman dahil pinili ka ng Diyos, ay mangmang kasi ako. Diba? Diba? Kaya ako pinili ng Diyos. Sinasabi niya lang dito, iba yung standard ng tao sa Diyos. Kaya niyo yun? Kaya nga sabi niya, mangmang, itinuring ng mangmang ng mundong ito. So, siyempre, di ba? Iba yung pamantayan ng Diyos sa tao. Ganun lang yon. Hindi niya sinasabi, mangmang ka, kaya pinili ka. You're special, kaya pinili ka. Pero, sa mundo, pwedeng tingnan kang mangmang, mahina. Kasi hindi iba-iba yung pagtingin ng tao, di ba? Yung iba, tingin sa'yo, gwapo. Yung iba naman, pangit. Diba? Ang ganda naman nito. Kung ganyan ang maganda, di lahat na maganda. Diba? Ganyan yung iba, di ba? Ganyan ang pangit, lahat na pangit. Wala nang maganda sa mundo. Pero ikaw, gandang-ganda ka. So, ganun yung pamantayan ng mundo. Pero, sa Panginoon, hindi ganun. Amen? Magkaiba. Kaya mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya dahil tinanggap niyo ang magandang balita na pinahayag namin sa inyo. Dumating sa inyo hindi lang sa salita kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at may katiyakan na totoo ang pinangakal namin sa inyo. Alam ninyo kung paano kami namuhay nang nasa inyo kami, ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. So, dito, makikita po natin yung pamamaraan ng Diyos ng pagpili. Hindi kanya pinili dahil kung ano ka. Pinili ka ng Diyos, sabi niya, dahil pinakinggan mo ang mabuting balita. Kaya nga, faith comes by hearing. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos, mensahe patungkol kay Kristo. Yun sabi. Kaya, kapag nakikinig tayo, tinanggap natin, yun yung pamantayan lang ng Diyos para tayo ay piliin. Diba? Hindi sa ano yung estado ng pinag-aralan mo, estado mo sa buhay, diba? Anong kulay, anong lahi, kundi ang pamantayan ng Diyos, ang pagpili niya, ay simple lang ang paniwalaan mo, mabuting balita, tanggapin. Ano yung balita na yun? Patungkol kay Kristo. Yun yung pamantayan niya. Kaya nga, sabi niya, ang pinili ng Diyos ay yung mga itinuring ng mundo o ang paningin ng mundo ay walang saysay, walang silbi, o mahina, o mangmang. Yun yung pamantayan niya. Ibig sabihin, hindi lang yun pamantayan ng mundo yung pamantayan niya. Pero isa nga na malinaw dito ay yung mga tao na tumanggap sa mabuting balita at kukonfirmahin niya ng banal na Espiritu. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon, may conviction ang banal na Espiritu. Hindi lang sa isip. Yung iba kasi, di ba, may mga ganun, marami tayong pinapatanggap ng ganun. Tanggapin mo ang Panginoon. Sige, nagpe-pray siya dahil sinasabi mo lang o sa isip lang, wala sa puso. Diba? Kasi kung isa sa puso mo yan, makakandaman mo yung conviction o ano ba sa Tagalog, conviction. Di ba? Paghipo. Pagkilos, yan, ng banal na Espiritu sa puso mo. Ibig sabihin, nagbabago yung pananaw mo. Kasi nga, yun yung identity. Dapat ma-establish yung bagong sino ka. Bagong identity mo. Ano yun? Kaya kung mahihiyain ka, di ba? Yung ganun, nababago yung identity. Yung pagkilala mo sa sarili mo. Okay? Kaya, ganyan yung pamantayan ng Panginoon. Sabi niya, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at ang ating pakipag-isa kay Kristo, pinili niya tayo para maglingkod
sa kanya. Ayan, sinabi natin kanina, may dahilan bakit ka pinili ng Diyos. Dahil mahal ka niya, etc. Pero isang bagay dyan, para gusto niya may tama yung paglilingkod natin. Dahil lahat tayo nilikha ng Diyos, mayroon tayong servanthood. Lahat tayo naghahanap ng mapaglilingkuran, sasambahin. Naniwala ba kayo doon? Kaya ang iba, kung walang Diyos na sinasamba, kung sino-sino, yung mga tao, mga artista, mga bagay. Diba? Yung iba, dinadaan, yung mga collector, diba? Handa silang gumastos, mga collection nila na kung ano-ano. Yung mga ganon, yung iba sa hayop, diba? Grabing pagmamahal, ang binubuhos nila sa hayop. Doon nila itinutuon yung pagsiserve, yung service na nasa kanila. Nasa atin na yan, para bang built-in na yan sa'yo, sa akin. Ayan, mayroon na tayo talaga yan. Kaya tingnan nyo, mga ina-idol, mayroon din silang ina-idol. Hindi po kit sila yung ina-idol, di ba? Eh, wala na silang ina-idol, mayroon din kasi tao din sila. Built-in na yan. Kumbaga, natural na yan. So dapat, mailabas yan, maitama lang doon sa tamang classic. At nagsisimula yan kung malalaman mo, intindihin mo, tanggapin mo, di ba? Magbabago yung pag-iisip mo. Malaman mo ano yung identity mo, kung sino ka. You are created, chosen to serve para maglingkod sa Diyos. Nilikha ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Kasi dalawa lang yan. Kung hindi Diyos ang pinaglilingkod kayo, mayroon isang bagay o isang somebody o something na pinaglilingkuran ka. Yun lang yun. Okay? Kaya para mas maintindihan nyo, bakit itong mga ito baliw na baliw doon sa ginagawa niyang ganito? O kaya lang sa pangulik siya na ng ganito? Meron nga noon, napakinggan ko eh. Yung SIM mga pinagkakakuha niya, yung mga SIM naman na 7-7. So parang godly, di ba? Mayroon daw siyang binili, taga ano ba yun? 7-7 na number ng SIM. 25,000 para lang ibigay sa kanya. Hindi naman mayaman, hindi naman masasabi mong milyonaryo sana. Hindi naman ganun. Pero yun yung form of service nila. Yun talaga yung, kasi ganun tayo eh. Yung iba naman sa hayop, di ba? Kung ano-ano eh. Yung hayop, naka-aircon, mayroon yung katulong, di ba? Yung wala. Kumakain ng masarap, pero si yung iba, yung tao, yung yung mga ganon. Kasi yun yung likas sa atin. Naghahanap tayo. Kaya, ang gusto ng Diyos, maitama ito. Mailagay sa dapat na tamang paglilingkod. Amen? At yun ay ang Diyos na lumikha at pumili sa atin. Tama lang yan, mga anti-stress, yan tawag nila sa iba. Pero yung iba kasi sobra na, parang extreme na talagang. Kasi ganun talaga tayo. At pansinin nyo yung mga tao na yun, alamin nyo yung background nila, kung extreme sila sa ganun. Walang Diyos yun, hindi yung kumikilala sa Panginoon. Subukan ninyo, i-research ninyo, kung hindi tama yung sinasabi ko. So yan, ang dahilan, di ba? Okay? So, first na identity natin ay pinili tayo ng Diyos. Una, dapat maintindihan natin yan. Pangalawa, tayo ay mga dayuhan sa mundong ito. Mula nung tinanggap mo ang Panginoon, dapat maisip mo na hindi ka na taga mundo. Alien ka na dito. Alien na hindi yung itsurang alien. Di ba? Pero yung dapat nating maisip, tanggapin na hindi na tayo taga-mundo. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sa isa panalangin niya in John chapter 17, sabi niya, yung mga maniniwala sa akin, magamat hindi sila taga-mundo, pero ingatan mo sila sa mundong ito. Magamat nandito sila. Kaya wag nating
Kaya yung sinasabi ng Panginoon na huwag nating ibigin ang mundo, yung mga ganyan, kasi nga hindi tayo taga dito. Kaya sabi niya, mga minamahal, mga dayuhan kong nakatira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo, masamang pagnanasa ng isang katawan na nakapakikipaglaban sa inyong espiritu. Sa lahat ng oras, pakita niyo mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutihang ginawa niyo at dulo lahatian nilang Diyos sa araw na pagdating niya. Yan. Ang Diyos makatarungan. Sa ngayon, parang nakikita natin, wala yung katarungan ng Diyos. Tama? Gumawa ka na ng mabuti, ikaw pang magiging masama. Ang pinakamasama niya, di ba, yung tinulungan mo na, ginawa mo na lahat ng magagawa mo, tapos sa likod-likod mo, kinukwento ka pa, ikaw pang ginagawa ng kwento ng masama, hindi maganda. Nakanasan niyo ba yung ganon? Makapag-isip ka talaga, nasa ng katarungan. Yung mabait ka na nga, ganti sa'yo. Di ba? Panlalamang. Yung isang kaibigan kong pastor, sabi niya, grabe yung pagtulong niya sa mga, pupunta siya dyan sa may baywalk, hindi pa ganyan noon yan, hindi pa dolomite yan. Pag pumupunta dyan sa umaga, nag-jogging sa umaga, sila, ganun, may nakikita siya doon mga kawawa ng mga, kwan. Kaya sabi ko, dapat magpatayo ka na ng foundation, di ba? Kupkupan ng mga homeless. So, mayroon daw siyang matanda doon na nakausap, sinira niya ng gospel, tapos nakausap niya, ganito, walang bahay, walang pamilya, etc. Wala daw yung mga anak, iniwan siya, mga ganyan, may pangkanya-kanya ng pamilya, hindi na siya kinikilala, tinaboy na. Kinuha niya ngayon sa bahay. Dahil may konti naman siyang negosyo, sabi, sige, punta ka na lang sa bahay, doon ka natitira, maglilinis ka doon, ikaw tagalinis, doon ka natitira, susweldohan pa kita. Tuwang-tuwa naman tong si, sino ba naman may ayaw nun, di ba? Hindi ka nang mga malimos, may tirahan ka na, makain ka, may sweldo ka pa. Imagine mo yun. Pero alam nyo, isang araw, nakita niya yung dilinter bang tawag doon, yung nilalagay dito. Tama? Yung pag nagtitinda, yaba yung mga, saka yung mga parang body bag, pero dito nilalagay. So, doon niya nilalagay yung pera. Ay, hindi niya alam, pinabantayan pala, di ba, kung saan nilalagay yung pera. Minsan, nakasabit daw na ganyan, naligo yata o ano, ang gano'n, iniwan. Nakita na nakaiwan. Pagbalik niya, wala na yung tao, wala na rin yung bag niya. Kinuha na. Lumayas na naman. Ayan laman daw noon, 7,000. Kaya imagine mo yung 7,000 pinagpalit niya doon sa, di ba? Buhay na sana ay ilang buwan o ilang taon siya doon. Hanggat kaya ko siyang pangakainin. Inayaan ko na lang. Isang araw, nag-jogging uli ako doon. Nakita ko, andun na naman. Muntik ko ng tadyakan. Sabi niya, inayaan ko na. Ay, yung isang kaibigan ko na pastor din, mainit talaga ang ulo nun. Pero unbeliever pa siya noon. Nakita niya talaga, yung gumawa sa kanya ng ganun, talagang pinagbubugbog daw niya kahit matanda. Kahit matanda, pumapatol ako. Ay, pinagkalumpunan daw ng mga tao. Parang dudumugin siya, binunot daw niya yung baril niya, o sige, lumapit kayo. Wala. Ay, bugnuti, high blood talaga eh. Hindi ka yun mo, sabi niya, pinakain na kita, nanakawan mo pa ako, nakita daw niya sa binundo, andun pa rin na binabaan niya daw sa kotse at pinagbubugbog. Pasalamat ka, sabi niya. So, minsan yung mga ganun, di ba? Parang nasa ng katarungan. Eh, ganun yung naiisip agad natin. Tumulong ka na, ikaw pa yung inaargabyado. Tapos, pagpasadyos mo na lang yan. Parang ang hirap kuminsan. Di ba? Bilang isang tao, parang. Pero, okay, mag-alala. Ito yung sabi ng Panginoon. Mga minamahal, mga dayuhan lang kayo. So, hindi talaga tayo taga-mundo. So, dapat hindi tayo mag-isip katulad nila.
Magamat mahirap, pero by the grace of God. Amen? Kaya naman, nakikitira lang kayo. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Sabi niya. So ano yung mga talikuran? Hindi lang yung pagnanasaan ng kwan, kundi yung pamantayan din ng mundo. Yung mga ganun. Pagnanasang magalit dahil ginantihan ka ng hindi tama, di ba? Pagnanasa talagang gusto mong gumante. Diba? Gusto mong nargabyado ka. Gusto mo rin iargabyado. Yung mga ganong bagay. Hindi madaling pagtitimpi yun. Diba? Yung iba nakakamatay. Pumapatay. Kaya sabi niya, kwento niya eh. Ay, ang pastor ko yun. Ang pastor ko ngayon, medyo malaki pa naman. Pastor yun. Kwento niya, kung napatay ko yun noon, baka nakakulong. Pero buti na lang, nakapagpigil ako. Hindi mo naman tinutok yung pakilong. Hindi naman. Binunot ko lang. Kasi dudumugin ako ng mga tao. Kasi pinatulan niya matanda. Diba, ikaw ba naman? Diba? Siyempre, ikaw bigla kang makikita mo, binubugbog yung matanda. Pero kasi negosyante siya noon bago naging pastor. So ganun din siya, kumukuha ng mga tao, mga tauhan na kung problema, ninanakawan din siya. Sobrang tiwala. Minsan, piliin din natin yung pinagkakatiwalaan. Bala, ano tayong mga Kristiyano, minsan, siyempre, ang tingin nila mabait, o mga abuso ka, ay maintindihan ako niya kasi Kristiyano yan. Totoo naman, pero dapat maging wise din pala tayo. O maging wise din tayo. Amen? Ayan. Kaya nga sabi niya, sa bandang huli, ayan, kahit pinakatangan nila kayo ngayon ng masasama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutihang ginawa niyo at luluhatiin nilang Diyos sa araw ng pagdating niya. So hindi man ngayon, pero kung ngayon mangyari yung justice, so salamat sa Panginoon. Pero kung hindi man, sigurado mangyayari pa rin yan in the last days. Kaya sabi nila, ito yung mahirap sa impyerno. Yung maaalala mo yung mga bagay, di ba, na ginawa mo dito. Matutorture ka. Para bang matitiis mo na yung init. Yung one. Pero yung iniisip mo, ay si kumari ko, ang bait-bait noon sa akin, pero bakit ko ginawa ng ganun? Ay si ganito ko. Siya, imbita ng imbita sa akin sa simbahan noon. Pinapakain pa niya ako. Pero hindi ko iniintindi. Di ba ang pinakamasakit doon? Ako po ba? Kaya tingnan niyo yung mga magulang minsan kapag namamatayan ng anak, di ba? Sobrang pagsisisi sa sarili, di ba? Yun ang mas mahirap doon eh. Nadidepress, yung ibang nagpapakamatay, di ba? Yung mga ganun. Dahil sobrang sinisisi yung sarili. Eh doon, di mo na mapatay yung sarili mo. Kasi, di ba, wala nang kamatayan. Hindi ka na makakatakas dahil sa kamatayan. Kasi dito, kapag sobrang bigat ng problema, ano ganyan, papakamatay na lang ako. Kala natin, matatakasan natin, di ba? Pero pagdating doon, di mo na makapatay yung sarili mo kasi mortal ka na tayo. Immortal na tayo. So, anong gagawin mo ngayon? Mahiisip mo ngayon. Yan yung sinasabi ng Diyos. Luwalatiin man nila, di ba? Pasala, pero wala, sa impyerno na eh. Yun ang pinakamahirap na parte. Yan sabi nila pagdating sa impyerno. Kasi yung iba, masasana nila sa init, ang init sa Pilipinas eh. Pero yung, diba yung maiisip mo, yung sabi nga, tatalas lalo daw yung memory mo. Namatay ka na may insomnia, biruin mo, gagaling, tatalas pa. Diba, magdudubli pa. Magtiterpli pa yung talas ng memory mo. Eh, maalala nyo yung Luke chapter 19, yung mayaman at saka si Lazaro. Anong sabi doon? Yung mayaman, naalala nyo yung mga kapatid niya. Sabi niya, Panginoon, Abraham, baka yung mga kapatid ko, huwag pumunta dito. Totoo pala to. So yun ang pinaka mahirap doon. Akala mo, matanda ka na, namatay ka ng matanda, o kaya may sakit na insomnia, okay lang, wala naman akong maalala. Eh, hindi ganon. Biglang, di ba, babalik ngayon yung memory mo. So, yun ang pinaka masakit na party doon. Okay?
So, tayo naman mga Kristiyano, we thank God, salamat po dahil sabi niya, mga yan, dayo lang tayo dito. Oh, sana, wala na. Yan. Okay? Silang lahat na namatay sa pananampalataya sa Diyos, hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos. Ngunit natanim nila iyon mula sa malayo. Hanyaan nilang sila yung mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ang tinutukoy po dito, yung mga heroes of faith, ito yung mga naunang nanampalataya sa atin. Sila yung mga bayani ng pananampalataya. Ayan. Pero, mayroon sa kanila, marami sa kanila, sabi niya, namatay, hindi nila nakita yung promise ng Panginoon dito sa mundo. At wali, sa ibang translation niya, tinignan ko sa ibang mga meaning, ibig sabihin niya na hindi nila lahat nakamtan. Ibig sabihin, mayroon din mga nakamtan nila, pero yung iba, hindi. Nakamtan yung mga pangako ng Diyos. Pero, dahil sa pananampalataya, nakikita nila yon sa malayo. Ibig sabihin, hindi sila nawala ng pag-asa. Ang point dito, sa mundong ito, marami din marahil ang gusto natin, mga pangarap natin. Diba? Nakikita natin sa sinasabi ng salita ng Diyos, na ganito, ganyan. Pero, some of them, ilan sa kanila, hindi natin naranasan o nakamtan, o makakamtan. Pero, dapat, hindi yun maging hadlang, makita natin yung mas malayo pa. Kaya kapag Kristiyano tayo, dapat, yung sabi ko, dual vision tayo. Diba? Nakatingin tayo sa malapit, the same time nakatingin sa malayo. So, hindi lang dito. Ang yaman, hindi lang sa mundo. Kung papayamanin tayo, thank God. Diba? Yun yung sa kanila. Ito yung mga heroes of faith. Na hindi man sila naging mayaman siguro yung iba dito sa mundo. Kaya nga sabi ko noon, kung titignan natin kung yun naman ang dahilan kasi kung pumunta dito si Jesus, dapat unang nakaranas yung mga disciple niya. Dapat sila yung mga nagkaroon ng mansion, diba? Sila yung nagkaroon ng milyones. Pero hindi naman naging ganun. Ang kamatayan pa nga nila, hindi maganda. Napugutan ng ulo, o ano-ano, huling bahagi ng buhay nila, hindi maganda. And yet, sabi doon, nakatingin sila yun, sa malayo, sa lupang pangako. Yan yung sinasabi niya kayan. Kaya, ibig sabihin, kasi kinikilala nila na hindi sila taga dito. Kung pupunta ka ba sa, pupunta tayo sa, saan bang may beach dito? Magka-camping tayo. Hindi naman tayo taga doon. Ano, dadalhin nyo ba yung rep ninyo, yung kama ninyo? Dadalhin nyo ba lahat? Diba, sabi na, limang araw lang naman tayo doon. Diba? Siyempre, hindi. Kahit nga tayo, kami, nakakanasan namin yung mga upahan. Pag nangupahan ka lang ng bahay, di ba? Hindi mo naman gustong bumili ng maraming gamit. Di ba? Pagagandahin ng husto yung bahay kasi aalis ka din. Di ba? Yung mga ganon. So, kahit din tayo, kapag nag-camping tayo, hindi mo naman, di ba? Dadalhin mo lang yung basic na kailangan mo. Within 5 days, so, damit na bisan, ganito, ganyan. O, hindi mo naman dadalhin lahat. Ano yun? Yung basic lang talaga. So, ganun din yung sinasabi niya rito na hindi tayo taga dito. Huwag nating kalimutan yung identity natin na yun. Bilang isang Kristiyano, hindi ka taga mundo. Ha? Hindi tayo taga dito. So, dapat alam natin. Pangatlo, yung identity na meron na tayo na binago ng Diyos, ito yung tinatawag na pinabanal ng Diyos. Ang totoong banal ay hindi yung mga tao na namatay tapos diniklara ng simbahan na sabihin, siya ay banal. Ano yun? Diba? Kaya may mga saints daw. Kaya misan, di ba, nakukuha natin biroan. Gusto mo maging santo, mamatay ka muna. Kasi yung mga diniklara ng santo ay yung mga namatay. Pero hindi po yun ang totoo. Sa tao lang yun. Sa relihiyon lang yun.
Ang mga banal ay hindi ito yung mga pinapanalanginan o dinadasalan. At ginagamit natin itong mga banal na to para maging panyero sa Diyos, para mas malakas yung ating panalangin. Di ba? Yung mga ganyan. Lalo na tayo mga Pilipino. Di ba yung kultura natin na panyero system? Pag pumasok ka sa, sabi nga ni Johnny no sa akin, alam mo naman, pastor, ngayon, pag pumasok ka sa gobyerno, it's not what you know, but whom you know. Kahit wala kang alam, basta may kakilala ka, pasok ka. Kahit anong galing mo, kung wala kang kakilala, walang silbi. Bakit? Kasi may panyero. Yan yung corruption na is over. Parang normal na sa bansa natin. Yung palakasan system, kakilala system. Kaya kahit sa mga social media, di ba, kapag may hinuhuli, sabi niya, tawagan namin yung pulis. O, may kakilala din kaming pulis. Kaya si Bong Nebreja, sabi niya, sinong pulis yun? Sige, tawagan mo. Nanggagalit talaga siya. Pag hinuhuli yung driver, sabi niya, kakilala kami. O, sino? Talagang, kasi totoo naman, nakakairita yung gano'n na nakakainis. Pero yun na yung sistema. At alam nyo, yung kultura natin na yun, nadala natin sa relihiyon. Kaya ngayon, yun, kailangan mo yung si turi ni David, ipanalangin mo kami. Sino pa yung taga Cebu? Na santo? Diba, narinig din natin sa mga barangay. Ha? Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Patay na yun eh. Paano manalangin yun? Yun yung nadala nating kultura. Ha? Tataustay na kabite. Kailangan natin ng ano tawag doon? Yung tagapamagitan. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? In 2 Timothy 2:5, ba yun? Sabi niya, isa lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino yun? Yan, si Jesus Cristo. Si Jesus Christ lang, maliban doon, wala na. Hindi kung sino mang banal o santo na dinideclare ng tao. Kaya nga doon sa Baguio noon, may kaiwekwan kami doon, sabi niya, yung anak niya nag-aaral sa isang private school. At siyempre, nag-exam daw sila. Sino daw ang mediator between God and man? Born again siya. Si Jesus Christ. Kaya nilagay niya, Jesus Christ. Ang ginawa, minalian nung teacher niya. Hindi daw si Jesus Christ, si Mary. Nakipag-debate ngayon sa teacher. Napagalitan pa. Umuwi. Umiiyak. Minalian siya. Pinagalitan pa. Dahil hindi daw si Jesus Christ yung mediator, kundi si Mary. Kaya sabi ko sa kanya, ilipat mo na yung anak mo sa school. Kahit pa public yan o ano, wag lang diba, maguluhan. Kasi alam niya, si Jesus Christ ang mediator natin eh. Bakit napalitan? Bakit si Mary? Kaya umiiyak daw. Umuwi yung bata. Alam natin kung sino ang ating tagapamagitan. Amen? Si Jesus lang na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan. At yan ang naging dahilan bakit tayo naging banal. Kaya kung titignan mo yung kapitbahay mo, tira mo nga yung katabi mo, mukhang banal ba yan? Baka ikaw, hindi mo pwedeng ma-declare na banal yan. Di ba? Pero sa paningin ng Diyos, banal yan. Pag tumanggap sa Panginoon. Kaya sabi niya,
Naway paklasin niya kayo sa pamagitan ng dakinilang kapangyarihan para makatagalan, makapagtiis kayo sa lahat ng bagay na may kagalakan. Wow. At makapagpasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi, na mamanahin ng mga pinabanal niya. Ang manang nasa kinaroroonan ng liwanag, kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan na kadiliman, nilipat kayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Kaya ang totoong pinabanal, ang totoong banal, yung mga pinatawad, yung mga kasalanan. Hindi yung i-declare lang ng kung sino-sino. Ang Diyos ang magdi-declare kung ikaw ay banal o hindi. Hindi ang sino man. Okay? Kaya yan ang katotohanan. Kaya nga sabi niya, ay, sabi niya, naway palakasin niya kayo sa pamagitan ng dakinilang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Negative agad sa atin pag sinabing perseverance, pagtitiis. Di ba? Pero ang goal nito, sabi niya, nagtitiis ka, sabi niya, na may kagalakan. Yun yung mga pinabanal ng Diyos. Hindi yung nagtitiis ka na depressed, nagtitiis ka na, di ba, makakamdaman natin yan. Maganda rin yung na-share sa atin nung nakaraang linggo ba yun? Concern at saka anxiety. Anxiety ba yun? Pag-aalala. Diba? So, magkaiba yun. So, totoo naman yun. So, ganun yung nangyayari. Sabi niya, mag-aantay tayo ng may kagalakan. Yan yung sinasabi ni Jesus na joy I give to you. O peace I give to you. Peace that the world cannot give. Yan yung kapayapaan, kagalakan, sabi niya, na hindi kayang ibigay ng mundo. At nakakamtan niya yung mga taong pinabanal ng Diyos. Ano yun? Yung mga taong pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa pamagitan lang ng iminsanang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakilanman ang mga pinabanal niya. Wow. Diba? So hindi ka lang pinabanal, ganap. Absolute. Yung pagiging banal mo. So, dapat, diba, identity natin yan, maging mindset na, ay, banal ako. So, yun, malinis ako. Bakit ako magpaparumi? Bakit ako pupunta sa marumi? Eh, si Peter, medyo matapang sa bagay na to. Di ba, sabi niya, nalinis ka na, para kang baboy. Sorry for the word. Pero yun, sinabi niya, hindi naman ako nagsabi niyan, di ba? Yung baboy, pinaliguan mo, wabalik uli sa putikan para maglublob. Meron pang mas malala. Sorry sa mga kumakain. Pero yung aso, may aso ba kayong ganon? Yung ibang aso, hindi naman ganon, di ba? Pero may aso talagang ganon. Inilabas na, tapos kakainin uli. Kung isipin mo, di ba, kung parang makakadiri naman. Pero iniisip natin, ganun tayo. Kung gaganun tayo. Okay? Nalinis ka na, di ba? Tapos lulublob ka uli sa... Kaya... Pag una na natin, dahil alam na natin ganito, ganun na sabihin natin, yun, pag may nag-backslide, ito parang baboy. Sa atin yun, yun ba? Sa kanila, kung isipin nila, ito parang aso. Damak naman ito. Pero, yun ang sinasabi ng Bible. Yun ang sinasabi ni Peter. Kaya nga sabi niya, ang pagpapabanal sa atin ng Diyos, absolute yun. Ginanap-ganap talaga. Hindi banal-banalan lang. Tayo siguro, babanal-banalan lang. Pero ang Diyos, hindi ganun ang turing niya sa atin. Hindi ganun ang ginawa niya sa atin. Absolute yun. Kaya nung namatay si Jesus, namatay talaga, hindi nagpatay-patayan na. Namatay as in talaga. Hindi, magpapatay-patayan ako para sa inyo. Bakit namatay siya? Tatlong araw siya eh. Kaya nga,
kailangan siyang malibing ng tatlo. May nagtanong sa akin, bakit kailangan malibing pa ng tatlong araw si Jesus? Eh, ganito, ganito. Para patunayan talagang totoong patay siya, hindi yung kukunwa-kunwari lang. Ang nangyari lang, pagkaiba lang niya, kasi nasa Bible naman niya, prophecy naman yan, hindi siya nabalian ng kahit isang buto. Pero sinaksak yung tangiliran niya. Hindi nga lang nabali yung buto, hindi katulad ng iba, talagang siguro humihinga pa, baka tumakas pa kayo, pinagbabali yung paa. Di ba? Pero si Jesus patay na siya, kaya ano pa to, patay na to. So sinaksak na lang para sigurado. Kaya patay talaga siya. Kaya yung Panginoong Diyos, ang tingin niya rin sa akin, absolute talaga. Kung tingin natin sa iba, ito, babanal-banalan. O kaya sarili natin, papanal-banalan ba naman ako? Pero ang Diyos, hindi ganon. Okay? Dapat makuha natin yon. That's your identity. Yan ka. Tanggapin mo man o hindi, pag tinanggap mo ang Panginoong Isus, yan ka. Kaya kung may nag-aakusa sa atin, di ba, o yung mga kapitbahay mo, ganyan-ganyan, babanal-banalan ka naman. Yan lang sinasabi mo. But I am holy. Pero ako banal dahil pinatawad ako, nilinis ng dugo ni Jesus. Amen? Kasi yung iba, ganun eh. Simba-simba ka na naman. Banal-banalan ka lang naman. Simba-simba ka, impyerno ka din naman. Dapat hindi mo tanggapin yon. Sinabi niya yon, pero hindi yon ang sinabi ng Diyos. Amen? Dahil banal ka, absolute yon. Eh? Kaya ito, minsan, iba yung iba, hindi nila matanggap, pero yun talaga eh. It's by faith, di ba? Kaya sabi niya, kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Yan. Kailangang maging matiisin kayo. Pagkatapos, may narinig ako isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapahinga na sila sa paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabuti nilang ginawa. At ito ang pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Kaya napakalaki yung papel ng banal na Espiritu sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya yung mga tao, mga relihiyon na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang total transformation talaga. Walang ganap at totoong pagbabago. Kasi banal na Espiritu lang magbabago. Pag nanahan sa buhay natin, pabaguhin niya tayo. Walang total transformation yan. Puro pagkukunwari. Kasi relihiyoso lang. Pero kapag relasyon, banal na Espiritu nasa puso natin, wala kang magagawa. Babaguhin ka talaga niyan. Of course, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo nagkakamali. Nagkakaroon ng lapses. Diba? Wrong judgment, maling mga pasya, ginagawa. Pero, ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi niya, kanyang mga utos, patuloy na sumasampalataya kay Jesus. Kaya araw-araw, dapat refresh natin yung ating pananampalataya. Kasi ang Diyos, araw-araw, bago din yung kanyang katapatan. Yung sabi niya, it's a new every morning. Great is your faithfulness. Kaya nga, kaya sabi niya, kaya mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapahinga na sila. Hindi naglingkod lang. Ibig sabi, pag naglingkod, ibig sabi, pwedeng tatlong taon, tumalikod na tatlong taon, credit ka pa rin. Hindi ganun. Kaya sabi niya, nagpapatuloy, naglilingkod. Kaya ang importante sa Panginoon, yung present, hindi yung past tense ng buhay mo. Yung kasalukuyan, kung sino ka ngayon. Tayo, ang demonyo, ang mga tao, laging tinitignan yung nakalipas natin. Ama? O kahit tayo minsan. Deception ng kaaway. Kaya ako ganito kasi, doon, noon, ganun ako eh. Pero ang importante ngayon, sino ka ngayon? Yun ang importante ngayon. Kaya yun ang mahalaga sa Panginoon. Importante, nandito ka, naniniwala ka, nananalangin ka. Just the important. Yan ang importante sa Diyos.
Hindi kung sino ka noon. O anong pinag, saan ka galing. Kaya, sabi niya, mula ngayon, makakapahinga na sila sa paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabuti nilang gawa. At ito ang pinahitutuhanan mismo ng banal na espiritu. Kaya walang totoong o bibihira o iilan lang, mas marami ang mga walang totoong relasyon sa Diyos. Dahil mas gusto nila yung sakripisyo na gusto nilang gawin para sa Diyos, hindi yung gusto ng Diyos na sakripisyo na dapat nating gawin para sa Kanya. Ang relihiyon kasi, pwedeng gawin mo kung ano yung gusto mong sakripisyo lang. Piliin mo. Kanya yan? Gusto ko lang, may pera naman ako, negosyante, magbigay lang ako sa simbahan. O di magbibigay lang ako na magbibigay. O panalangin nyo na ako ha. Okay, babayaran ko kayo. O sige, oh, bigyan kayo tagi 1,000, panalangin nyo ako. Pero sakripisyo. Pero ako, ito, magninegosyo ako, pero gagawin ko yung gusto ko. Mayang gabi, happy-happy kami. Yung isang pamilya ko nandoon, kailangan lang niya ng gagawin pa rin niya. Pero, yung sinasabi niya rito kasi, kung ano yung dapat na gusto ng Diyos. Yan ang pinagkaiba. Kaya yung iba, hindi nila maintindihan yun. Kaya, maraming hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ayaw nilang maging Diyos, yung Diyos. Gusto nila yung sarili nila. Gusto natin yung sarili natin na maging Diyos. Kaya susundin natin. Yeah. Kaya yung iba, ginagawa, gumagamit pa rin naman ng Bible, diba? O salita ng Panginoon, gumagamit pa rin, pero pipiliin kung ano lang yung gusto. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, in the last days, hindi lang yung mga ngaral, pati yung mga tao, pipiliin lang nila kung ano yung gusto nilang pakinggan. Kaya ngayon, kung minsan magpipreach ka, kayo, para kayong mga baboy, tatalikon, napakakuan mo naman magturo. Diba, gaganunin ka pa? Eh, nasa Bible yun eh. Hindi naman yun imbento lang. Diba? Kayo, nag-backslide kayo, ganito, ganyan. Papakusahan kayo. Ganyan, ba't ganyan ka naman? Sa loon nyo noon, mayroong matanda. Ay, hindi naman siya member sa church. Actually, questionally lang pagdalo niya. Ay, minsan, nag-preach about sa, yun, sa consequence of sin niya. Oh, parang ganon. Sabi niya, bakit ganyan man tinuturo nyo? Dapat puro love lang. Love ng Panginoon. Pagmamahal, kabutihan ng Diyos. Ay, nasa Bible naman yung impyerno. Diba? Nasa Bible naman yun. Nagalit ang Diyos, nagparusa ang Diyos. Nasa Bible din, nagpagaling ang Diyos. Nagpapala ang Diyos. Nasa Bible din yun. Kaya yun yung nakakalungkot. Na dapat, kaya ito yung sinasabi niya na yung paghihirap na binabanggit niya rito, hindi naman actually yung paghihirap lang na physical, financial, etc. Emotional, kundi yung damdamin din natin. Yung diba, na kailangan mong gawin ito, paglinggo, hindi naman laging energetic tayo na umatin sa church. Tama? Energetic tayo nakikinig ng sermon. Minsan nakakaburing, minsan nakakaantok. Diba? Kung minsan naman, masaya. Diba? Nakaka-refresh. Diba? Nakakawala ng problema. Kung minsan naman, parang nadagdagan pa yung problema mo. Diba? Pero, lahat ng ito, sabi niya, dahil pinabanal ka ng Diyos. Kasi yun yung mindset eh. Diba? Hindi, pinabanal ako ng Diyos. You are holy. Kaya iba ka sa kanila. Diba? Iba tayo sa mga taong relihiyoso. Kasi hindi tayo... Hindi tayo katulad ng pamantayan ng mundo. Amen? So, mahalaga yung, sabi ko nga, yung identity natin. Dapat, ito yung, sabi nga na isang nabasa ko kaninang maga,
Ito yung tinatago ng kaaway na ayaw niyang ma-reveal sa atin. Bakit? Kasi nga, malaki ang epekto sa buhay natin, kung paano tayo makitungo, paano tayo kumilos, paano tayo manalangin, mag-pray, mag-worship, etc., etc. Kapag kilala mo talaga kung sino ka. Hindi mo lang kilala yung pangalan mo dahil ikaw ay negosyante o ganito-ganyan, kundi kilala mo talaga kung sino ka sa paningin ng Diyos. Kaya ang Bible, malinaw na pinakita niya yan sa atin at sinasabi sa atin at tinuturo sa atin. Kaya yan yung dapat nating balik-balikan. Kaya nga pagising mo daw, ito hindi psychological kwento, trick, pero minsan may katotohanan din naman. Yeah. I am happy today. Malakas ako ngayon. Masaya ako. Kasi yun ka. Pinagpala ako. Subukan ninyo. Tuwing umaga, kahit depressed ka o kahit may problema, sabi niya, salamat. Malakas ako ngayon. Masaya ako ngayon. That even science, alam nila, there's power. May kapangyarihan. Kahit nga mga taong hindi naman Kristiyano, pero matatagumpay, may mga habit sila na ganun. Mayroon silang mga bagay na nakakapagpabago sa kanilang paano sila mag-isip. Kasi sabi ko nga, lagi kong sinasabi, ang pagbabago nagsisimula sa loob. Paano tayo mag-isip? Kaya napakahalaga yung edukasyon. Di ba? Kaya tayo, naglalaan talaga ng oras, gumagastos. Bakit? Kasi pag nalaman mo, nagbabago yung mindset mo, pananaw. Kaya tingnan nyo, ang laki ng nagawa ng technology sa atin. Dahil sa araw-araw nating nakikita, nagbabago yung mindset natin. Kaya nyo ba yun? Iba na ngayon, ang takbo, ang panahon. Kaya yung mga lola, di ba, at mga kabataan ngayon, generation gap, ang layo na. Kaya laging sinasabi ng mga, ganyan kami, hindi naman kami ganyan noon. Ay, noon yun. Iba na ngayon. Noon, kailangan pang isang taon bago ako sagutin, dahil liligawan ko na ako, ay, noon yun. Ngayon, isang oras lang. Wala pa nga, isang text lang, isang chat lang. Kailangan magsibak pa ng kahoy, mga ganyan. Ahakanahin pa ako, ay wala yun, noon yun. Ayun, hindi na. Ganun nagagawa ng technology. Because, araw-araw. So, dapat magkaroon din tayo ng ganun. Ako, yun din eh. Dapat, sanayin talaga na pwersahin natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng araw-araw na parang positive, di ba? Habit. Kasi ang pagbuo ng isang habit, sabi na it takes 90 times na consistent. Ang iba naman, hindi pare-parehas. Hindi sila magkasundo sa bagay na yan. Siguro, depende kung paano mag-absorb yung puso mo, di ba? Yung isip mo, yung sistema ng katawan mo. Kasi meron yung iba talaga matagal bago niya ma-absorb yung sistema na yon. Pero meron naman yung iba, mabilis. Kaya yung iba, sabi nila, 60. Yung iba, 90. Yung iba, 190. Hindi yung magkakaparehas eh. Kasi depende nga kung paano tayo mag-absorb. Pero, ang habit, binibuild yan. Tama ba, psychologist? Bana? Root, tama ba yon? Yung habit. Yeah. Hindi yan pinanganak ka, nandyan na yan. You can develop. It takes time to develop. Ngayon, nasa sayo kung anong habit ang gusto mong i-develop. Pero, lahat tayo may opportunity to develop that. Kailangan consistent ka lang. Diba? May tamang panahon. Diba? Pero, pwede nating gawin yan. It takes time to develop. Nasa sa atin po yan. Kaya kung minsan, sinasabi nila, ang tagumpay mo, nasa mga kamay mo, nasa pag-iisip mo, etc. Minsan may katotohanan eh. But of course, hindi 100%, hindi absolute. Siyempre, kailangan natin ang Panginoon, di ba? Pero,
Kahit wala ang Diyos, yung iba nagiging financially success. Because of the habit na knowingly and unknowingly nasusunod nila yung principle ng Lord. Wala nga lang si Jesus doon. Diba? So, importante yun. Tayo naman, minsan, dahil sobrang pananampalataya, hyper faith, wala nang ginawa. Habit, it takes time to develop. At isa dyan, na magandang habit na gawin natin to identify, diba? Establish your identity, identity in Christ. Amen? Kung sino ka sa paningin ni Kristo, hindi ng tao, hindi ng boyfriend mo, hindi ng magulang mo, kapatid mo, kung sino man, kundi kung sino tayo sa paningin ng Diyos. This is a battleground. Ganun talaga ang isip. This is a battleground between good and evil. But we need to win. Dahil mananagumpay tayo. Amen? We are more than conqueror, sabi niya. Yung conqueror na binabanggit doon, hindi lang yung laban talaga. Eh. Laban niya sa puso, sa isip. Araw-araw, meron tayong pakikibaka. Amen? Iba-iba nga lang. Pero more on yan sa isip natin, sa damdamin, sa puso natin. Kaya nga naging kongko dito, sabi ko, oo nga no, kailangan ma-establish talaga who you are. Sino ka talaga? Pag tinanong kita, sino ka? Alam mo ba kung sino ka? Diba? So, mahalaga yon. Okay? Yoko po tayong lahat. Just a challenge. Yan ang challenge sa atin. Sa umagang ito. Bawat isa po sa atin, kailangan natin to. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Salamat sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin. Hindi ka nagsawa na magpaalala sa amin, magturo. Alam po namin, may mga lapses po kami. But we thank you sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po sa malasakit mo dahil ikaw ay mabuti na Diyos. Kung kaya hindi ka tumitigil na kami, Panginoon, paalalahanan, hubugin, turuan, O Diyos. That's why we continue to pray for more wisdom, Panginoon, kailangan po namin to sa bawat araw, especially sa mga proseso na pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin. Sa mga laban namin sa buhay, sa mga pinagdadaanan po namin. Huwag po masayang mga tinuturo mo sa amin, Panginoon. Lalo na sa mga bagay na gusto mong patunayan sa buhay namin habang kami dumadaan sa mga kanya-kanyang struggle namin sa buhay. We thank you, Lord, dahil sa mga bagay na ito. Lalo ka naming nakikilala sa iba't ibang kaparaanan at personalidad na meron ka, karakter na meron ka. Thank you, Lord, for you are good God. Ang alam namin, tinitiyak namin, ikaw ay mabuting ama. Ikaw ay ama na mabuti na nag-iisip para sa aming kabutihan. Lord, may mga pagkakataon, maraming beses hindi ka namin maintindihan bilang mabuting ama. But we thank you, Lord. Thank you for your word. Salamat sa mga salita mo. Nagiging gabay po namin. Gaya na sabi ni Haring David, ang mga salita mo ang ilaw sa kanyang landas at tanglaw sa kanyang mga daan, Panginoon. Kaya sa aming pagtahak, sa aming landas, sa buhay na ito, iyaan mo, Panginoon, patuloy kaming mauhaw, patuloy na masabik sa mga salita mo. Itong aming gabay, Panginoon. Salamat sa mga tao na ginagamit mo, nakaka-impluensya, nakakatulong sa amin para i-push kami, para kami tulungan, gabayan sa aming paglakad sa panahon na kami nadadapa. We thank you for them, Lord, sa pag-akay nila sa amin. Batigit sa lahat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, dahil ikaw ay mabuti. Thank you for your word. Totoo ang mga salita mo, Panginoon. Ito ang pagkain na aming espiritual na buhay. Salamat, Banana Spirito. Mga sandaling ito, Panginoon, patuloy kong dinadalangin mga anak mo na ito. Ikaw po ang kumatagpo sa kanila. Patuloy na magpakilala. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you more.